Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Linggo. Atin pong salubungan ng palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Maganda po ba ang buhay? Amen. Parang hindi. Pero ngayong Linggo po, nais kong ibalita sa inyo ang mabuting balita na tunay na nakakapagbigay ng magandang buhay. Ngayong Linggo po, ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tinatawag din natin itong Good Shepherd Sunday. Ang regalo sa atin ng ating Diyos ay ang mabuting pastol na walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Binibigyan tayo ng mabuting pastol. Pastol na nais tayong alagaan at dalhin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda ng regalong ito. May ipinadala ang Diyos Ama, yung ating Panginoong Jesus, para tayong nandito sa lupa, magabayan niya, mabigyan niya ng direksyon, para tayong lahat hindi mawala at marating natin ang ating patutunguhan na buhay na walang hanggan. Nais po ba ninyong marating ang buhay na iyon? Amen. Parang ayaw nyo rin. Nais na isinawa natin na marating ang buhay na walang hanggan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. At ngayon, nais kong pagnilayan natin paano ba naging mabuting pastol ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Unang-una sa lahat, naging mabuting pastol siya dahil kilala niya tayong lahat. Kilala niya ang pangalan ng bawat isa sa atin at kilala niya ang tinig ng bawat isa sa atin. Hindi ho ba sa mga taong mahal natin, sa mga taong mahalaga sa atin, alam natin yung kanilang boses, yung kanilang tinig, lalo na halimbawa sa mga magulang na naririto. Kapag nawawala ang inyong mga anak na mga bata pa, at kapag hahanapin nyo na, isa sa mga papakinggan nyo talaga ay yung kanilang boses. Kapag ako po'y nawawala ng bata po ako, ang isinisigaw ko lamang talaga, Mama, Mama. At kapag narinig na ng nanay ko ang aking boses, alam niya na kung saan ako pupuntahan at alam niya na ako iyon dahil narinig niya ang aking boses. Kilala ng mabuting pastol ang boses ng kanyang mga tupa, lalo na kapag tayo ay nawawala na. Kaya anong kailangan nating gawin? Meron tayong mabuting pastol na naghahanap sa atin kapag nawawala tayo. Ang kailangan nating gawin kapag tayo ay nawawala, sumigaw sa Diyos, tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, magtaas ng ating mga boses sa Diyos upang tayo ay matagpuan ng ating mabuting pastol at tayo ay maibalik niya sa kanyang kawan. Mga minamahal kong mga kapatid, ano pong kakumpetensya ng boses ng mabuting pastol sa mundo natin sa ngayon? Maraming mga boses sa mundong ito na tinatawag tayo papalayo sa kawan ng Diyos. Nawa sa mga pagkakataon na ganoon, tunay nating marinig, tunay nating hanapin at pakinggan yung boses ng Diyos na tanging makakapagdala sa atin sa kaligtasan, tanging makakapagbigay sa atin ng kapunuan sa ating mga buhay. Ito po ang tatandaan natin. Hindi tayo mapupunan ng iba't ibang boses sa mundong ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpuno at makakapagbigay ng direksyon sa ating mga buhay. Kaya ano po ang unang paanyaya? Patuloy na magbigay ng panahon para mapakinggan ang boses ng ating Panginoon. At saan natin napapakinggan ang boses ng Panginoon? Dito sa Misa.
sa Eucharistia. Patuloy siyang nakakapagkaroon ng pagkakataon na mangusap sa bawat isa sa atin para tayong mga anak niya, tayong mga alagad ng Diyos, hindi mawala sa kanyang kawan, hindi mawala sa kanyang pamilya. Ang ating mabuting pastol, alam ang boses natin. Nawa tayong mga tupa niya, alam din ang boses ng ating Panginoon. Patuloy na makinig sa Kanya upang hindi tayo mawala sa buhay na ito. Ano pa pong mahalagang ginagawa ng mabuting pastol kaya siya tinatawag na mabuting pastol? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Iniaalay niya yung kanyang sarili para lamang mapangalagaan at mapabuti yung buhay ng bawat isang nasa kanyang kawan. At ganun po yung Panginoon sa atin. Kung titingnan po natin yung kanyang buhay, lahat-lahat ay kanyang ibinigay. Iniaalay niya ito para tayong mga minamahal niya magkaroon ng mabuting buhay sa ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano pong magandang halimbawa nito ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon? Tanong ko lang po ulit muna bago natin sagutin yung katanungan na paanong ipinakita ng Diyos yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kung matatandaan po natin, bago tayo umabot sa muling pagkabuhay, dumating ang Panginoon sa pagpapakasakit sa krus. At matatandaan po natin na yung kanyang pag-aalay ng buhay ay dumating at nangyari sa Biyernes Santo. Kaya maintindihan siguro natin yung ekspresyon na parang mukhang Biyernes Santo naman ang pagmumukha mo. Alam niyo po iyon, di ba ho? Pakitingnan nga po yung katabi. Mukha pa rin bang Biyernes Santo? Hindi naman na. Ano pong ibig sabihin kapag sinasabi natin mukhang Biyernes Santo yung pagmumukha mo? Hindi ho ba ang ibig sabihin nun, ang pagmumukha ay mukhang malungkot, mukhang nalugi, mukhang nakasimangot, mukhang kawawa? Alam niyo po ba yung tunay na mukha ng Biyernes Santo? Ang tunay na mukha ng Biyernes Santo ay ang mukha ng ating Panginoon sa krus. Ano yung mukha ng ating Panginoon sa krus? Sugatan, bugbog, hindi na mukhang tao dahil hindi makatao yung kanyang dinanas. Hindi makatao yung ginawa sa kanya. At tinanggap ng ating Panginoon ang lahat ng iyon. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, tinanggap niya ang parusang dapat tayo ang tumanggap. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Bakit? Dahil siya ang mabuting pastol, nag-aalay ng kanyang sarili para tayo ay mapabuti. Tayo ay manatiling maging magagandang mga anak ng Diyos. Tinanggap niya ang kapangitan ng parusang iyon para tayo manatiling magagandang mga anak ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo, nananatili pa bang magagandang anak ng Diyos? Yan. Panatilihin po natin yung kagandahang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Huwag na po nating dagdagan yung sugat at pagkabugbog sa kanya sa pagpili natin sa mga kasalanan, sa pagpipili natin sa mga kamalian sa buhay dito sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng sarili para mapabuti ang buhay ng bawat isa sa atin. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, mapangalagaan natin sa ating mga buhay itong kagandahang ibinibigay ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang muli pong paalala sa atin, ngayong Linggo ng Mabuting Pastol, mayroon tayong Diyos na kilala tayo. Alam ang ating tinig. Hinahanap tayo kapag tayo ay nawawala dahil tayo ay mahalaga sa Kanya.
At ikalawa, napakahalaga. Mayroon tayong mabuting pastol, mayroon tayong Diyos na nag-aalay ng kanyang sarili para tayo ay mapabuti, para tayo ay mapaglingkuran at madala sa buhay na walang hanggan. At kung titingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoon patuloy na ginagawa ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, lalo na ng kanyang mga pari, naming mga pari, na ipagpapatuloy ang misyon ng Panginoon na pangalagaan at ipagtanggol ang kanyang kawan sa pamamagitan ng simbahan. At ito po yung ginagawa nila San Pedro sa mga gawa ng apostol. Ipinagpapatuloy nila yung misyon ng ating Panginoon na tawagin ang lahat, tipunin ang lahat, dalhin ang lahat patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bukod sa linggo ito ng mabuting pastol, itong linggo rin po ay pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bokasyon. World Day of Prayer for Vocation. Nawa, samahan niyo ang buong simbahan. Magsama-sama tayong manalangin na patuloy na magpadala ang Diyos ng mga maglilingkod sa kanyang mahal na simbahan para maipagpatuloy ang kanyang misyon na tipunin ang lahat. At gusto ko lang din pong maikwento yung kwento ng isa sa mga dahilan kung bakit ko po tinahak ang buhay na ito. Ako po ay lumaki sa Maynila at kapag bakasyon po, kami ay umuuwi ng probinsya sa Mindoro po. Sa Mindoro po, sa aming kapilya doon, kapag linggo, hindi pa laging napupuntahan ng pari. Kaya sinong namumuno sa pagdiriwang ng Bible service at communion service, ang nagmumuno sa pagdiriwang ay isang lay minister. At yung lolo ko na lay minister ang palaging namumuno sa kapilyang iyon. Nung bata ako, nung ganoon yung nakikita ko, para bang tinutulak yung aking puso na nawa makapagpadala ng pari dito, madagdagan yung pari para mabisita ng pari yung mga taong ito, kami na naghahanap, naghihintay ng magdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya habang lumalaki ako, habang ako ay nagkakaedad, na nakikita kong ganoon yung sitwasyon ng aming lugar sa Mindoro, ako ay nagkaroon ng inspirasyon na nawa isang araw ako ay makapagbigay ng aking buhay para makapagdiwang ng Eucharistia sa mga tao, sa mga taong minamahal ng Panginoon, na nawa ako rin maging instrumento ng Diyos para maitipon, matawag ang mga tao patungo sa kanyang pamilya at patungo sa buhay na walang hanggan. Naging inspirasyon ko po ang kakulangan upang gamitin ako ng Panginoon upang magpunan sa mga kakulangan ng ating mga pastol. At nawa, yung mga nag-iisip po dito na nais nilang maialay yung kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapari. Nawa, patuloy nating pakinggan ang Diyos dahil napakarami ng tao ang naghahanap pa ng magdiriwang ng Eucharistia, magpapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, huwag tayong matakot na sundan at tugunan ang tawag ng ating Panginoon upang tayo rin ay magamit ng Diyos upang makapagdala ng mga tao patungo sa buhay na walang hanggan. At huli po, isa sa pinakamahalagang naging inspirasyon ko po sa aking buhay pagpapari ay yung pangalan ko rin po. Ang pangalan ko po ay Jesus. Ewan ko po kung nagsisi yung mga magulang ko na ipinangalan sa akin ay Jesus. Kasi nung bata po ako, kapag nagpapakilala po ako sa mga teachers ko, palagi nilang sinasabi, ang ganda naman ang pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo.
Doon po sila nagkamali. Dahil pasaway din po akong bata. Siguro nung bata po ako, sinasabi na ng aking mga magulang, nagkamali ata kami sa ipinangalan sa iyo. Hindi ka namin mapagalitan. Pero sa katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid, yung aking pangalan, nung nakikilala ko na yung ating Panginoon, ako na po yung nahiya na maging dahilan para madungisan yung kanyang magandang pangalan. Kaya sa katotohanan po, yung aking pangalan, naging inspirasyon ko para katulad ng ating Panginoon, ako rin ay makapag-alay ng aking buhay para sa kanyang minamahal na simbahan. Mga minamahal kong mga kapatid, tayong lahat po, katulad ng ating Panginoon, kapatid po natin ang poong Jesus Nazareno, nawa katulad niya, tayong mga kapatid niya, makapag-alay din ng buhay, makapagbigay ng panahon, makapagbigay ng talento, makapagbigay ng ating kakayanan para matulungan at maipagpatuloy ang misyon ng ating simbahan. Bawat isa po sa atin, tinatawag na makinig sa ating mabuting pastol. At bawat isa po sa atin, matapos na mapakinggan at makilala ang ating mabuting pastol, maging mabuting mga gabay din ng ating mga kapwa sa ating mundo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy po nating ipinalangin sa misang ito, lalo na sa araw na ito, Panginoong Jesus Nazareno, patuloy kang mangusap sa amin, patuloy mo kaming tawagin patungo sa iyo, at patuloy ka nawang magpadala ng mga pastol sa aming simbahan na katulad mo, nagmamahal, nagpapatawad, at naglilingkod ng buong buhay. Amen.